Patok ngayon ang mga unlimited resto. Basta masarap at swak sa bulsa, Gina G ang lahat. And speaking of unlimited, bukod sa Samgyup na Unlimited, Jack, swak sa mga seafood lover ang mga unlimited seafood restaurant. Dito sa Santa Maria, Bulacan, dinarayo ang isang kainan ng mga mahihilig sa seafood. Ito ang Big Daddy's Mixed Seafoods na pagmamayari ni kapatid RJ. Bakit ito yung napaisipan mong negosyo, RJ? Dati po kasi sir, sa online lang ako eh. Sa market po, nagtitinda ako ng mga seafoods. Then, yun talaga ang negosyo nyo? Fresh seafood namin. Talaga? Ako, fresh seafood. Nagka-pandemic po. Then, so nahinto ako, sir eh. So naisip ko, ano kaya magandang gawin? Walang hanap buhay eh. So doon ako nag-start mag-online ng seafoods. Okay. 3,000 pesos ang naging puhunan ni kapatid RJ noong sinimulan niya ang kanyang online seafood business hanggang naisipan niyang magtayo ng maliit na kainan sa harap ng kanilang bahay. Ang online 3,000, then nagtuloy-tuloy nakaipon, bumili kami ng mga portable lang na table. Upuan, mga plastic lang muna na upuan. Ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy lumago na. Paano nag-boom yung negosyo? Sa mga vlogger. Yung mga vlogger talaga, number one. Talaga, may nakapunta sa pwesto ninyo, yung maliit pa lang na pwesto. Naka-discover sa isang pwestong maliit ko. Then, na-vlog. Pagka-vlog niya, ayun na, nagtuloy-tuloy na. Dumami na yung tao. Sa halagang 599 pesos, pwede mo nang lantakan ang iba't ibang seafood sa loob ng 2 oras. Sigurado raw na always fresh ang kanilang seafood. At sauce pa nga lang, ulam na. So ano ba ang kasama dun sa unlimited na 599? Unlimited po yung mixed seafoods, yung rice, then yung iced tea po. Rice. At eto guys, tingnan nyo yung kanilang rice. Hindi lang any rice to ah. Haligi rice. Double kill ke, no? Matindihan na yung seafood mo, tapos yung rice mo haligi pa, no? Siyempre, meron tayong alimango. Kuhaan na rin natin ng tahong. Then shrimp, squid. Tapos, itong ating hipon, ating shrimp, at ang ating squid. Yung mga laman, balot na balot ng sauce, eh, no? Opo. Matikman na natin. Panalo nga yung sauce nyo, ah. Hindi siya sobrang anghang, pero may sipa pa rin ng anghang. Pero meron siyang tamang alat, saka tamang tamis kahit pa paano, no? At yung garlic. Nalasaan mo yung garlic talaga. And not to mention yung haligi rice. Yung makasalanong haligi rice. Mula sa maliit na pwesto, ngayon meron ng 3 branch ang Big Daddy's. Kung dati-dati ay hanggang 20 katao lang ang kaya nilang i-accommodate, ngayon umaabot na sila sa 500 customers kada araw. Mula 6 na kilo ng seafoods, ngayon umaabot na sa 300 kilos na seafoods ang kanilang niluluto sa 3 branches. May mga naipundar ka na ba o ang ginagawa muna ay pinapaigot muna ang pera sa negosyo? Ginagawa ko sir, pag may ipon ako, nag-open ako ng bagong store. Kung baga paikutin mo paikutin ko muna. Yung mga bata na pagpaaral na sa magagandang school. Wow, talaga? So, yun yung number one na goal ko na mapagtapos sila na sa magandang paaralan. Pero hindi agad naging malutong ang negosyo ni kapatid RJ. Dumaan po yung time na dumating yung bagyo, nasira yung dining ko. Then, syempre, bawal sumuko kasi nandun na eh. Na-start ko na sir eh. Binabaha na rin yung pwesto ko. So kada may baha, close kami. Online lang. Tapos pagka wala ng baha, set up uli ng mga table. Nagbunga naman ang pagtsatsaga ni kapatid RJ. Umaabot na ngayon sa 6 digits ang kanyang kita kada buwan. Ano yung natutunan mo nung simula nung itinayo nyo itong Big Daddy's? Matutong pahalagan yung pera, yung puhunan. Palaguin hanggat kaya. Huwag pang hinaan ng loob. Kailangan laging positive. Tunay nga naman na kapag hindi ka pinanghinaan ng loob at hindi sumuko sa mga hamon ng buhay, makakamit mo ang kitang-kitang tagumpay. Wow! Grabe siya! Bawas na eh! Bawas na yun dito, siyempre! Nakasample ng studio, hindi pwede hindi. Masarap? Masarap ba? Masarap! Masarap! Uy, kasama natin dito si RJ ng Big Daddy's
Mixed Seafood in the house! Arre! Ito masamit na dito pa kami. Si Big Daddy mismo. Yes, grabe! No? Alam mo, hindi lang maganda tingnan. Talagang eto na, nasunap, nasubukan na namin. Oo, okay. Yung lasa, humahabol yung anghang. Mm. I love it! Yes! May twist, may maanghang, may matamis na part. Nga! So, paano? Eto na, per months na. Yes, eto po. Na ba ang busy months mo? Yes, yes po. Oo, tuloy-tuloy na po yung ano order niyan. Mm. Talagang may mga reservation na, may mga orders galing. Na talagang humahataw na itong Burmans. Ay, oh, ayun, go, Gio. Buti naman, nasa online ka na. Ninenervous ako nung sinabi mo, nasa Ubando kayo, eh, paano kung hindi kayo malapit doon? Opo. Pwede naman mag-online pwede po, order. Pwede po, pwede po. Nakarating po sa iba-ibang lugar yung ano, seafoods natin. Ano uunahin ko? Ano ba yung pinaka-patok dito sa ito mga ito pong mixed seafoods namin, ang bestseller po talaga ayun. Namin. Ayun, parang platter na yan. Yes po. Nag-uumapaw eh. Tapos titempan pa natin ng aligi rice. Ayun. Talaga naman putok ito yung aligi rice, oh, yeah. Putok bato. Ayun pala. Mga gamot i-ready. Yes. Mm. Kailangan nagkakamay eh. Masarap talaga ng ano, aligi rice. Oh, tapos yung tuna pa nga, no? Mm-hmm. Sarap yung tuna pa nga. So yung tuna pa nga, saan siya galing? Dinadala pa sa amin yan, galing pong Gensan. Oo. Talagang fresh po at malinamnam. Sasamahan pa sobra. Natin ng special na sauce. Mm-hmm. Ang sarap ng pusit. Yes. Kasi kayo, yung alimango, sobrang laki. Ito, bet ko, Maui. Yes, Maui. Yung pusit niya, ay, yung pusit. Ang daming, oh. Ang daming na nun. Hindi siya tinipid sa ingredients. Yes. Ano yung mga linalagyan mo sa loob? Sibuyas, kamatis, then yung special po na sauce natin. Special sauce, yes. Eh. Ang Big Daddy sauce po. Big Daddy sauce. Siguro ang pinakamahirap dito, Jay, yung paano ba napapanatiling fresh yung iyong mga ano? Siyempre, everyday po kailangan bago yung ano natin, seafoods. Mm. Para lagi po siyang fresh. So promise ha, laging yes. Fresh yan everyday. Okay, dinadala po sa amin yung alimango na buhay talaga. Oh. Fresh nga, kinakain ko na yung alimango ngayon. Yes. Ayun, no, ang dami laman. Okay, so ito scallops, no? Yes po. Dati di ko alam na may difference pa na yung scallops sa ano. Sa talaba. Opo. So, ito, pero yung... Pinagtawa ng direct. Salamat, direct. Talaga salamat. Talaga ng trusting daw. Pero ito, mabenta ba itong mga scallops na ito? Opo, opo. Lalo itong oyster natin. Okay. Kailangan ba isang, ano, isang bite lang, ganyan? Yes po, para po, oh. Ano, ay, yung cheese? Lasa po niya. Yes po, cheese sige, po. Game. Mm-hmm. Saka alam po, Mami Chika, yung sauce pa lang nito, no, kahit sauce lang pwede at kanin, na? Pwede na. Pwede ulam na. Malasa. Sauce pa lang, ulam na. Ano binabanata mo dyan, Gio? Ngayon, nasa shrimp na ako na stage. Oh, ah, ilang talahat isa mo, ah. Wala siyang hindi natikman. Hindi, yan ang sinasabi kasi ni Gio, yung ano, itong anong tawag mo dito? Para alin kung paano yung order. Mixed seafood. Nandyan ang pusit, nandyan ang tahong, nandyan ang sugpo. Meron pang alimango nandun sa likod. Yes. At syempre, yes. Meron pang mga... Kompleto po siya. Magkano yung ganyan? May pamais. Ito po, worth 2,199 po. 2,2, pero ang daming kasama. Sulit po yan. Ilan ang napapakain yan? Sa, siguro nasa 8 to 10 packs po kayo. Pwede! At okay, luto na siya. Makamatipid ka, hindi ka na magpapaka-stress, magluto, mga lengke. Magkain ka na lang. So RJ, yes. Paano kayo makakontakt ng mga kapatid natin? Sa page po namin, ang Big Daddy's Mixed Seafoods Grill and Restaurant. Tatlong branch po kami, Ubando, Bulacan, Santa Maria, Bulacan at Marilaw po. Mm. Okay. So, ito na mga Bulacan. Alam mo. Shout out sa inyo. Maraming maraming salamat, kapatid RJ. Woo! Dahil binusubo kami ngayong umaga. Thank you. Sobrang grabe. Kapatid RJ. Thank you, RJ. Thank you po. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.